Hello guys, welcome back to my channel again. This is Nurse Mark. Bigla ko lang naisipan gumawa ng video tungkol sa experience ko nung nag-uumpisa pa lang akong dito magtrabaho sa Saudi Arabia. Uumpisahan natin yan mismo doon sa pagdating ko pa lang dito sa airport ng Saudi Arabia. Nice. Okay, so wag na natin patagalin pa. Umpisahan na natin yan. So, ganito na nga. Nakarating na kami, nakalapag na kami sa airport dito sa Jeddah. Kasi dito ako nagtatrabaho sa Jeddah. Hindi na ako nakapagtrabaho sa ibang lugar dito lang sa Jeddah. Ayaw ko nang lumalis dito sa Jeddah. Kasi para ka lang nasa Maynila dito, hindi ka talaga... Parang walang pagbabago. As in, mga tao lang, tsaka yung lugar lang yung parang nagbago. Pero yung temperatura, hindi naman masyadong mag-a-adjust kasi parang magka-parehas lang naman. So, ganito nga. So, pagdating namin dito sa airport, agad-agad kaming ipipick up ng aming company service. Okay? Minsan, bus, coaster ang gamit nila. Sa amin, coaster yung ginamit nila at that time. Tapos, dinala kami agad doon sa aming accommodation. Okay? So, gabi na yon, so kinabukasan, nagpunta kami sa HR. So, anong ginawa namin sa HR? Doon sa HR, doon kami nag-sign ng mga ibang papeles, like for example, yung job description, at doon na rin kami binigyan ng 500 Saudi riyal. Sana all. Parang ito yung gagamitin yung panggastos hanggang dumating yung first salary nyo. O diba? Sang ka pa? Damn! So, ayun nga, pagkatapos ng pirmahan sa HR, mayroon pa kaming oras. So, next, hindi ito nawawala. Siguradong gagawin nyo ito. Nagpunta kami ng laboratory, okay? Nag-blood examination kami. Mga routine na blood investigation lang naman. Like, for example, AIDS, hepatitis B, mga ganyan. At tapos, X-ray. Tapos, natapos na yung dalawang task na yon sa araw na yon at... Medyo nabot na kami ng hapon, like around 3 p.m. na. So, kasi nagsasara dito ng mga office like around 4 to 5 p.m. Ganoon nga. Kinabukasan, ang ginawa namin, nag-report kami ngayon sa nursing office. Ayun, doon sa nursing office, nandun na yung mga aming para mga head nurse sa kanya-kanya namin mga assigned area. Diba? Kakatakot. Talagang kinakabahan ako at that time. Grabe, parang sabi ko, this is it. Ito na nga talaga yun. Grabe. Sana maging maayos ang lahat. Parang ganun lagi ang sinasabi natin. So, ayun nga, maganda naman nangyari. So, dinala kami sa aming kanya-kanya mga assignment kasama ng aming head nurse. Pero, hindi pa kami pinagtrabaho. Parang, inorient lang kami sa lugar. Tapos, Meron pa yun, unit orientation tawag doon. Meron pa yung tinatawag na general orientation. Kasi meron tayong policy na corporate, tapos meron tayong mga competencies na kailangan magawa. Tapos pagkatapos doon, actually, parang it took us like 2 weeks para matapos yung buong orientation na yun. So in 2 weeks, wala pa kami hinahandle na pasyente. Wow! Pero maganda yung way na yun para maiwasan natin ang problema pag nag-start ka na magtrabaho. Alam mo yung mga dapat mong gawin, mga hindi mo dapat gawin, di ba? So, ayun nga, pagkatapos ng orientation, hindi ka pa agad makakapag, parang 100% talagang trabaho na eh. Kasi meron ka pang kailangan magkaroon. Like for example, sa amin, gumagamit na kami ng computer. Okay, so wala pa kami mga access. So, kailangan pa kaming gawa ng mga access. Tapos, i-orient kami sa electronic medical record na ginagamit sa aming hospital. Tapos, ano pa, mabibigyan kami ng ewan ko lang kung sa ibang hospital, binigyan sila ng parang tulad sa amin ng mga preceptor. Ito yung staff, mga senior staff na mag-guide sa'yo sa tuwing, araw ng mga duty nyo. So, meron kang mapapagtanungan, i-guide ka niya. Stop it. Get some help. So, suwertehan na lang kung meron kang mabait na preceptor na matapat sa'yo or masungit. Pero ito lang advice ko, talagang dapat mong bilisang matuto kasi by that time na pag sinabi na ng class, pwede mo nang iwanan yan at tapos ng orientation yan ay magtatrabaho ka na ng mag-isa mo. Kaya
bilis-bilisan mo, kailangan mong matutunan lahat ng mga bagay na dapat mong matutunan sa inyong orientation para hindi ka mahirapan. So, ayun na nga guys. Kung ikaw ay first time na magtatrabaho dito sa Saudi Arabia, medyo mahirapan ka sa lingwahe, syempre. Pero, alam nyo, hindi ko marama, pero nabigla rin ako sa sarili ko na bigla na lang napansin ko na medyo naiintindihan ko na sila. Tapos medyo naiintindihan na rin nila ako. Yeah, boy. Parang mabilis lang. Doon ko na-realize na medyo mabilis lang pa silang, mabilis din palang matutunan. Kasi, ano lang eh, hindi naman natin kailangan mga maraming salita eh. Kasi focus lang tayo dito sa mga hospital word na mga Arabic. Like, for example, pagtatanong yung mga problema, parang parehas lang naman yung mga complain na mga yan. So, yung mga ibang, mga same lang yung mga word na nakukuha mo sa mga pasyente at sa mga iba-ibang. Siyempre, magtatanong ka, anong problema? Ano bang sasabihin sa'yo ng pasyente? May fever. Sabi nila, may harara. Harara meaning fever yon. Tapos, kung muskila, problem. Ganyan din na maririnig mo sa mga iba-ibang mga pasyente. So, masasanay at masasana. Sana, maging maayos din yung takbo ng karir nyo dito sa Saudi Arabia at huwag kayong kabahan masyado. Kayang-kaya nyo yan. Mabilis lang tayo mag-adjust. Pilipino tayo eh. So, ayun guys. Sana mayroon akong naibigay na kaunting informasyon sa inyo at sana nakatulong itong maikling video na ito sa inyo na katulad nyo na mag-uumpisa pala na magtatrabaho dito sa Saudi Arabia. So ayun guys, maraming salamat ulit sa inyong suporta at sa panonood. And again, this is Nurse Mark, isang Pinoy nurse dito sa Saudi Arabia. Bye-bye!